have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. Well, I love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Isabay? And the world passeth away, and the lusts thereof. But he that doeth the will of the Father abideth forever. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong masalita. We pray na ipoy pala, Lord, in such a way na maintindihan namin ang aming lesson, ang mensahe ngayon. Patuloy ka rin ang umaga. Parang yung bawat isa, maintindihan ito, Lord. Tumanim na sa aming utak to, Lord. Matanggap namin na may bounty na kayong sinet. At mas makakabuti sa aming Panginoon na at mga madadali ako yung Panginoon pagiging pagsunod sa inyo pagiging spiritual yung worldliness Panginoon na delify nyo naman sa inyong mga salita ay iwasan namin as much as possible higit namin leeway Panginoon yung mga bago of course but as we mature Panginoon kami na kusa na umiwas delify naman namin dito Lord yung mga makamundong bagay and then so tulungan niyo pong bawat isa. Wala po, Lord, kayo malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako na po. Good afternoon sa lahat. Good afternoon. Title po ulit natin na part 2, kanina umaga, Makamundo ka ba? Warning against worldliness. So again, objective para hindi tayo maging worldly. Iwasan yan, unti-unti. Parang habit po kasi yung pag nakasanayan natin. Kaya binabanatan natin, alam niyo na. So later, sa umpisa lang po maano yan. Again, yung kwento ko, no, testimony ko dati, nasa rock din ako eh, na genre. So yun ang gusto ko music dati, kasi yun ang pakinggan ko eh. Pero nahirapan din ako noon, salamat yung mga, actually mga kapatid. Basta nga, medyo napahagingan lang yun, pero yung mga nakasama ko noon sa church, yun yung ano, nasabi na rin. So, tulungan natin iba na makakope. Maalis po yan. Palitan natin ng magandang music. Amen? Amen. So, dinify natin ganun umaga. Worldly. So, hindi lang basta worldliness. Pleasure po, no? So, naintindihan natin na yan, may makamundo. So, again, hindi masama yung mundo. Hindi nakatira sa mundo. Ano, ibig sabihin, collectively, lalo pag nilalayo ka sa Diyos, worldly ang tawag natin dyan. Di pala ako nag-jacket. Anyway. Pleasure influence, then yung groupthink. So sana maano natin, makuha natin yung hedonism. Yung talagang mahal-mahal nila yung sarili, pleasure, may philosophy na ganyan. So iwasan natin yan, mag-identify natin yan sa iba, mag-sakyan sa sarili natin. Pag na-influence tayo doon, layuan natin. Hindi tayo dapat ganyan. And then, so nag-define tayo, no? Para alam natin pinag-uusapan natin, hindi tayo po, ano dito, abstract, okay? Yung problema sa iba din, masyadong abstract, hindi tinitira. Yung example, exactly kung ano yung pinag-uusapan natin. So, kanina, define natin, isa-isa, mga lugar na hindi dapat puntahan. Mga, obviously, mga kasalanan talaga, mga club, mga... Iba, actually, Baptist, hatin niya sa mga sinihan daw. Yung iba, maraming ano, no, sinihan, bawal yan. So, hindi nang bawal, alam nyo na tayo, yung bawal na. Pero, dinidiscourage ng gano'n. So, bukod sa mahal, yun nga, madilim kasi, pwede may mangyari kung ano-ano doon. May point din naman, so, kung may iwasan, iwasan na rin. Amen? Tsaka, ha? Theme park. Like, thin like Enchanted Kingdom. Okay, anong ano? Okay, very good. Ano ba 'yon? Ano? Hindi na banggit kayo. Masama ba 'yung EK? Meron ding anong ganyan eh. Hodo, tsaka kahit 'yung iba 'yung mga masyadong extreme na tawag dito, mga rides, 'di ba? So, nabanggit ko rin dati 'yung dito. So, I believe, pag nakita mo naman na safe at ilang taon ang ginagawa, maghapon ang ginagawa. Ang sa akin, wala nang masama yung, di ba, fun din yun eh. Unless talagang lagi ka nandun, o kaya inalis mo yung ano,
yung harness niyo. Para mas masaya ako. Huwag naman ganun, okay? So, kung andun yung safety, yung cord that wheel naman, alam mo namang ano. Though, may minsan nakikita mo sa mga... sa feed kasi yung mga, di ba, natanggal. Yun, actually, yun din talaga ang ano dun eh. Gusto natin minsan thrill, pero gusto natin safe. Yeah? Parang, may tawag nila safe sex, alam nyo na yun, di ba? So, kaya nag... yung gusto lang yung pleasure pero ayaw nung responsibility, kaya andun yan sa borderline, kaya huwag na rin nating ano, yung lagi tayong doon eh. Iba naman yan pag nagdadrive naman, di ba? Kaya yung nga sa Marcos Highway yung nilive pa nila yung kanilang ano, o belte ka nila, oh, mga lasing pa. Tapos minsan yung thrill kasi masaya yan in a way, baka mundo rin yun, yabang kasi kung anong pinanunood mo. Nanonood mo po ito, Fast and the Furious. Hindi naman totoo yun eh. Siyempre, mabagal yun pag pinipim siguro. Hindi ko alam din. Ito, karamihan nga nung pinigula, ganun eh, no? Nag-ahabulan eh. Ikaw pa, nagdadrive ka pa na, parang gusto mong gayahin. Diba? Kaya, ayun. So, again ha, hindi masama kung ano. Pero, yes, kung... gusto mo i-risk talaga yung buhay mo. Naalala ko tuloy yung kasi may sineshare doon ako sa office nun. Programmer siya, pero ano siya, nagre-racing siya. So kaya na may mga natutunan din ako doon. Sabi ko, nagre-racing ka, malaking tao eh. Kumikita daw sila doon kasi advertisement, ganyan. Sugal, yan. Kaya nga nabanggit ko rin sa kanya. Kaso di pa rin ako masyado. Kaya nabanggitan ko siya. Sugal naman lahat yan eh. Do promotion din kasi ng mga cars. Pero... ganda mga topic yan. So, nasa tingnan nyo kung ano yung borderline. So, again, nabanggit ko yung games. Okay lang kung hindi naman nakakasama, di ba? Pero hanggang ano nga yun. So, alamin mo yung line. Yung pleasure, the music. So, taga tayo sa music, di ba? So again, nakapila po sa atin yung Contemporary Christian Music Seminar. Yung damit, so alam mo na yan, kaya nagdadamit ng ganyan, papapansin yan. Okay? At pagpapansin ka, worldly ka rin. Ba't ka nagpapansin? Kaya sinabi yung ano, modest pa rin. Then of course, pera, marami yan. Sinabi rin yan, kinundin na rin yan sa 1 Timothy 6, di ba? The love of money is the root of all evil. So mag-ingat, gamitin mo lang yung pera. Yun lang yun. Pero huwag kang makapera. Materialism, yan. So, makamakamundo. So, yung points lang natin kanina umaga. So, bakit tayo dapat umiwas sa magiging makamundo? Pastor, pwede ba yung ano, spiritual ka at the same time makamundo ka? Pwede ba yun? Hindi, kung talagang na, nag-church na, nag-tides pa, tapos... nag-preach pa, nag-soul winning pa, tapos nagsusugal. Hindi nagsusugal. Ano ba yung mga matayo sa loto? O kaya ano, babaero, parang ganun. Alam na, hindi. Obviously, yung hindi masyadong ano, medyo... nagbenta ka ng alak. Nagbebenta ka ng alak pero hindi ka umiinom. So, may gumagawa nun, pero hindi nga dapat. Hindi ka dapat ma-involve dyan. Eh, pasto, kumikita eh. Yun nga eh. Materialism. Eh, di ka namang magtiwala sa Diyos na pwede. Huwag kang maging party ng sistema na yun. Magbenta ka ng ano. Soft drinks, masama rin daw. Sobra naman. Pero at si alcohol talagang ano yun eh. Nakaka-intoxicate yun eh. Wala naman sa Bible soft drinks eh. Meron din yung ano, honey. Kaya sabi daw, huwag kang masyadong ano, no? Kain ng honey, pag sobra masama rin. Okay. So kaya, bakit dapat nating iwasan? Kasi una, number one, nabanggit natin kanina, James 4:4, you adulterers and adulteress, know ye not that friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is enemy of God. So, ikaw na, mamili ka kung sinong gagawin mong kaibigan. Papasayain mo, papaboran mo. Ang Diyos ba? Ang mundo?
Eh kung magkalaban yan, hindi yan magkakampi. At pag kinaibigyan mo yung isa niya, kalaban ka na rin. Malinaw yun. Kasi medyo maulit yung point niya mamaya. So basta number one, God is worldliness. Iwasan natin yung ginagagalitan ng Diyos. And then number two, tagal tayo dito kanina sa Luke 21:34. Basahin ko lang ng mabilis ha. May parallel verse pa to eh. Yung sabi lang doon ay and take heed to yourselves. Basahin naman natin. Luke 21:34, sabi dyan, and take heed to yourselves, mag-ingat ka, lest at any time your hearts be overcharged. Yung heart kasi yung nagde-decide, di ba? Diyan yun din yung may gusto, eh, gusto ko to eh. Yung masyado sumaya ka, surfeiting is over abundance, okay? And drunkenness, ganun din yun. So, inom, kain. And then cares of this life, di ko masyadong ano pala to, no? Ano yung cares of life? Ibig sabihin, yung mga, ay, baka wala akong insurance, ay, baka, ganyan-ganyan, baka wala akong kainin, sa ganyan. Credit card, baka di covered. Ha? Baka wala akong ipon sa bangko. Yan. Ay, bag nag-choose ako, baka kagalitan ako. But sa buhay ka lang, makamundo nga. Ibig sabihin, lagi mo iniisip. Ganyan po yung cares of this life. Yan, ha? So, yun daw ang papasok sa'yo. Ma-overcharge ka pa dyan. Ano mayali sa'yo? Ma-overtake ang kanong mga bagay na sa halip na doon gugulin mo yung oras sa taon sa mga bagay na importante. Puno ka cares. No? So, di mo alam, ay, nakalipas na pala yung ilang dekada. Sa halip na naglingkod ako sa Diyos, wala na. Kailangan mag-iipon. Diba? Kaya ang point natin dyan, worldliness is distraction from the more important matters. Ganun po yan. Sabi nga nila, pagligtas ka na, si Satanas, anong gagawin siya? Ligtas ka na, wala na siya magagawa sa'yo. Hindi ka napunta sa impyerno. Pero, pwede ka niyang i-distract para hindi mo magawa yung dapat mong gawin. Yung ibang tao ngayon, hindi mo, sabi ko talaga yung next point. Okay, yung next point, di ba? So, pag di mo nagawa yung gagawin mo, kahit ligtas ka na, yung iba, hindi maliligtas. Di ba? Or hindi mo magawa yung paglilingkod. Kasi, like ka nag-iisip ng, nadidistract ka. Kasi nga, worldly ka eh. Kasi, gusto ko rin, Kristiyano. Pero gusto ko rin, dapat mayroon din ako sa kanila. Hindi pwede sila lang, di ba? May narinig akong ganyan, kaya na nakita ko din yung batang yun, ayun yung nag-backslide talaga. Sa tanong ko, ang tanong ba naman sa akin, di ba sabi sa third gen, dapat ng mga Kristiyano mayaman eh. Kasi may mga pastor na nagturo nun eh, tingnan natin. Hindi ko makakalimutan yan eh, wala na akong nagawa kasi hindi pa rin ako ano nun eh. Hindi pa rin ako aral masyado nun. Ito ba yun? Ayan, si Gaius. Ayan o, tingnan nyo. Ayan, beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. So, tama naman. Pero ang interpretation nyo dyan, dapat ang mga Kristiyano mayaman. Nasaan yun doon? Ibig sabihin lang, ibig sabihin nag-prosper, hindi mo ibig sabihin na mayaman talaga na, di ba, parang 1 Timothy 6. Obviously, gusto natin, sabihin nag-prosper, ibig sabihin, umuunlad. Ang maganda dyan, sabay. Diba? Spiritual, gas prosper, then malusog ka, obviously yun yung ano natin eh. Pero maling interpretation nga, mayaman daw. Kaya balik tayo doon. Yeah, so mag-ingat ha, kasi madidistract ka, kala mo. Yan, tsaka yun, naalala ko to. The same person, sabi niya, ako pag bagyumaman kasi ako, bibigay ko sa church yan eh. So kaya naghahapit pala, ganun ang ano. Ewan kaninong pasto na tatunan siguro yun. Talagang parang nagmamadaling yumaman. So na-distract yun nga, naging lifestyle niya yun. Bandang huli, sabihin ko na sa'yo, naging networking, ganyan yun eh.
Nang huli, pinapakita, ito pala yung kotse ko. So, napahamak yung taong yun. Okay, so dito tayo sa pangatlo. Nabanggit ko na kanina, pero masaya natin. So, yung katulad nabanggit ko kanina, ito'y applicable sa... May aral, no? May aral both sa mga saved na at sa mga unsaved. May basa niyo po yan. Ready, go. Sabi dyan, the whole world. May parallel yan sa Mark. Ako na lang babasa. Sabi dyan, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world but lose his own soul? Pareho lang, no? Inahaba lang kanina. O ito. So world, bakit world? Pwede mo bang mag-gain yung, ba't di na lang riches? Pansin niyo yun? Gusto kasi ganyan yung utak natin. Sabi nga nila, pag mga pelikula, sabi nila, lahat daw ng tao, may kantang gano'n yung panahon ni Ivan. Everybody wants to rule the world. At nag, ano yun, nag-cascade yun sa mga tao rin. Eh, lahat, syempre, lahat ng tao gusto, ano, ganyan. Lahat. Kaya, sinong gusto maging ano dito? Pope. Kaya, sino mapag- manalo, kaya si Bill Gates, Kibuloy. So, pinapalabas sila lahat, pero pag isa mo kasi ganun ka, gusto mo yun, kala mo lahat ganun. Parang di ikaw... So, in a way, pero kaya binibigyan tayo ng wisdom dito. Anong mas mahalaga? At kung sakali, obviously hindi mo magawa yun, pero kung sakali may chance ka na gawin yun, kaya minsan may magandang challenge sa YouTube, yung mga ina-explore nila, yung mga mayaman, malaking company, lalo yung mga scam. Ano ginawa ito? Niloko yung tao. Talagang elaborate yung scam nila. Yung paano magkakaroon ng malaking pera. Pinaplano po yun. Na ano na, bandang muna, syempre, na-bisto. Pero kumita na. Pero yung iba, eh, sana mahuli, sana mapagbayad. Hindi lang ginagawa yun. Eh, karamihan doon, yung alam niyo yung Terranos, isang company na, ano, dami niyan niloko, eh, mayaman na siya, anak na siya ng mayaman. Palibasa, siguro, ambisyoso nga, ambisyosa, babae. O bakit? Mga mundo eh. Siguro, yan, kahit si Bill Gates po, si Bill Gates pala, yung lolo ba niya, tatay niya, basta may, may kilala ding ano yan, napakayaman din pala. Ang lagi niyang bida nung panahon namin, kasi ano, drop out ako sa school, ganyan, ganyan, para paawaan mo ba? Pero may ano siya, hindi ako nagkakamulay, lolo niya, napakayaman na rin. Kasama ni na ano. Pero hindi siya sobrang yaman katulad ni Bill Gates, pero parang plinano na yung path ni Bill Gates. Kaya siya ganun kayaman. Hindi dahil magaling lang. Pero pinapalabas na public, ganun. So, ang gusto ko sabihin, ito yung problema sa worldliness, again, sa mga, itong topic na ngayon dito, mga unsaved to. Okay? E parang ba't natin mag-uusapan pa yung pastor? Pero at least maintindihan mo, bakit yung iba, nalala ko to yung office mate, ganito yan, medyo nasharean ko din nung umpisa ako. Hindi, mahina pa ako mag-share, no, pero at least sinusubukan ko na. Ang hirap iwin kasi babaero, nabanggit ko na din yan eh. Feeling pogi ba? Pero may mga ganun eh. Hindi naman ka pogi yan, pero nasanay siya ng ganun eh. Sa iba na sa akin, pastor tuloy na. Pag sa akin, ano, Sir Ace, ano po eh. Ako din nilalapitan eh. So, ba't di ba pwedeng tanggihan nyo? Sana ako. Ano? Yung sineshare mo sa akin, sana yan. Paano mo sineshare yung gano'n? Kasi alam niya masama yun. Eh, nai-enjoy niya. Ewan kung buhay pa ngayon yun, may sakit mo yun. Kamunduhan. Parang feeling niya, parang uhaw na uhaw sa mundo. Ay, bata ako, marami yung pwede marating, di ba?
O, saan nyo narinig yan? Madami yan, kahit sa ano, pinopromote niya, kaya kahit kayo, kahit sa mga pag-graduation, ano nyo, di ba? Anong mga pinagsasasabi ng mga, sana lang may takot sa Diyos yung mga yan eh. Kaso wala eh, kaya puro exaggeration eh. Narinig ko pa si mag-graduation, ano si, sino yung pinasikat nila, si Apple? Bill, Steve Jobs. Nakinig nyo ba yung speech niya sa graduation kung saan man yung ano? Stanford ba yun? Kasi hindi daw siya gumaduate eh. Yabang din eh. Pero panapalabas siya, ano siya, mabayan. Parang ito, hindi siya mayabang. Pero pag in-interview mo yung mga empleyado niya, busit na busit sa kanya eh. Sinasabi niya, bandang wala siya, stay hungry! Yun ang ano dun eh. Stay hungry, be foolish. Parang ganun yung title nun, di ba? Sabi, dapat lagi hinahabol mo kung ano magagawa mo. Maganda sana kung sa positive talaga eh. Kaso, sa context nila, hindi eh. Talagang minumura daw niya. Yun ang, kahit tingnan niya, alam ng mga empleyado yung minumura niya yung mga, kahit si Bill Gates. Nagmumura yung empleyado yung tanga-tanga mo naman. Siyempre, na ano nila yun, kasi laki ng sweldo mo eh. Pero kailangan mong gawin yun. Diba? Bakit ganun yung mga yun? Kasi gusto nila more. Hindi sapat sa kanila yung ina na sa Bill Gates ngayon. Nasa 100 plus na ata eh. Yung dati yan, nasa 30 plus billion lang yan ngayon. Lalo na sa pandemic. Hindi pa sapat yun. Bakunahan ulit natin. Dapat tuloy-tuloy. Parang subscription. Parang Netflix. Pag one time lang, kumita akong malaki. Hindi, dapat tuloy-tuloy. Kaya kaya, takotin mo yung tao. Uy, mawawala yan. After ilang years, pabakuna ka ulit. Ganun ang style niyan eh. So, pero tanong ko nga, paano mo share ng mga ito? Mahirap kasi kamunduan ang iniisip. At para sa ating mga solution, kung ligtas ka na, intindihin mo rin at least. Okay? Na may hirapan tayo sa kanila. Kaya again, kung meron kang chance, meron dito masyadong word, dito hindi masyado, unahin mo na ito, kaluluwa din ito eh. Pero kung kaya mo ito, at least intindihin mo na may mga tao mahirap maligtas. Amen? And then, kung ganun sa kanila, sa atin, ano yung epekto ng worldliness pagdating sa kaligtasan? Binabanggit din kanina yung Kuya Jun, di ba? Pag nakita ka, Kristiyano ka, mag-share ka, tapos yung testimony mo, basag, sabog, hindi maganda, kasi isa ka pang makamundo eh. Pero ngayon, yung mga pastor, nangyayabang eh. Kilala niyo ba yung ano? Si Baptist Day? Tsaka si ano? Kailan lang kasi inaano ko si G12 eh. Parehong-pareho yung ano? Yung banat ni Baptist Day tsaka si ano? Yung banat eh, tsaka si Oriel. Si Oriel yun eh, G12 sa Pilipinas yun. Napakayabang. So, paano ka ma... Ba't ang yabang nila eh? Pastoso na eh. Palagay mo. Basta di ba katitisod? Pero... Ba't hindi? Anong hindi? Nakakatisod na yun. Ang ginagawa kasi nun, halo eh. Kasi natin may nagawa silang mabuti at mukhang mabuti. Parang Pope. Alam nyo ba yung mga Katoliko, ganyan ang pang ano minsan eh. Ilang ba orphanage na patayo ng Baptist? Ikaw, pag sumasyon ka naman, oo nga, no, galing talaga ng Catholic. So, may orphanage dito, may orphanage doon. Ganun ba yun? Kaya ang point natin, worldliness prevents many to be saved. Sa Tagalog, dahil sa kamunduhan, pangatlong bagay, ha? Kaya iwasan natin to. Kasi pag worldly ka, or worldly sila, or ikaw naman, soul winner ka, dapat, pero worldly ka din, ano mangyayari sa dapat maligtas na dapat yung iba eh. Marami kung katotohanan lang eh, makapangyarihan sa salita ng Diyos, masipag naman tayo. Eh kaso sinabayan mo ng worldliness, hindi ka na kontento, di ba? Diba ba ante, ang ano talaga nun, Jaguar eh. Tapos may millionaires club sila dyan. At ngayon, mag-senado pa siguro yun. Sabi nung iba, pangarap maging presidente nun eh. Okay sana eh, pero hindi rin. Kinukuha niya sa yaman din eh. Tapos ngayon, Baptist Day pa, alam na. Kasikatan lang nila to.
Hindi ako naniniwala makukuha natin yung mawiwi natin Pilipinas dahil sa mambabatas. Wala sa Bible yun. Dapat ginawa ni Jesus yun, tsaka mga apostol. Talino ni si Paul. Talino nun eh. Kumandidato na lang siya. Ba't siya nagpagulpi pa? Ano, mas magaling si Abante ka kanya. Hindi niya naisip yun. So kaya ang gusto ko sabihin dito, pag makamundo ka, sa halip na maligtas yung iba, kasi Abante pala, nakatawa ako sa mga ano doon, si Duterte, kaya si Duterte, winitnessan daw. Niwala naman ako nun. Meron pang isa eh, si Duterte, sino yan. Basta mga high profile eh. Sana nga, kung totoo, meron malabo. Kasi siya, yun yan, niniwala siya, dito perfect yung Bible eh. Ano kapangyarihan ng ano sa salita lang niya. Sana nakuha niya yun. Worldliness prevents many to be saved. Kung maliligtas na sana, nahadlangan pa. Okay? Nasaan yun dyan? Ayun, no? So, kumbaga, ang maganda, magaling naman kay Jesus, siyempre, kinontrast niya, parang sinasabi niya. Ito, madalas kong ginagamit ito, di ba? Ginagamit sa soul winning pag either mahirap or mayaman yung ano. Ano mo mas importante? Maligtas muna kasi sinabi ni Jesus, kinontrast niya, hindi mo naman makukuha yung buong mundo eh. Pero mas importante pa rin yung kaluluwa mo. Amen. Eh bakit mo papaborin sa libutan? Medyo obvious na ito eh. Pinakulit-ulit na tayo dito eh. Ano yun? Maka sumama sa winning. Amen? Amen? Dapat pala, laging ganun ang preaching. Yan ang totoo doon talaga. Pag naging makamundo ka, ito naman siya iniisip kasi natin. Iniisip mo yung ibang tao mas makamundo sa iyo. Kaya okay na ako. Anong ganoon eh. So still makamundo pa rin 'yon. Ano gusto mo? Paligsahan lang tayo ng ano dito. So ay number 3, worldliness prevents men to save souls matter. So important ito. Huwag nating pagpapaliban. Parang kanina din. And then don't let anything hinder us from winning souls, therefore. Okay? Tulad ng laziness. Kabakamundo rin yun eh. Okay? Kaya iba yan. Yung iba naman, kaya ito, maling-mali. Kanina, ang gusto kong maligo, pinuntahan natin, di ba? Pero naalala ko lang ang aking ano. Kaya ando naman tayo sa mahihirap madalas kasi nga, yun ang madalas maligtas. Amen? Amen. Imagine mo kung doon tayo sa, lagi tayong zero siguro doon. Sa mayayaman. Alam nyo na yan eh. Sinusubukan na natin yan, pero ang dami na excuse niya sa buhay. Makamundo kasi. Sa halip na tingnan yung mensahe mo, nakatingin niya na gusto mo lang pera ko eh. Ganyan agad yan eh. Totoo lang, kahit yung mga, tayin natin yung mga supposedly supporter natin, ganun din yan eh. Kaya kahit siya basta sasabi niya dati, talaga mo gusto support sa church, tayo. Kasi pag umasa kasi, hindi mo alam ano yung expect niyan eh. Hindi naman tayong tipong alam, sip-sip. No? Sa kanila na yan, kung ayaw nila. Ginagawa lang natin yung tama. And then, kung nakita nilang ano, tarapat-tapat tayo doon support, di go. Hindi, di wag. Okay, so doon pangapat na tayo. Medyo mahaba ito eh. So, pangapat, last. Basahin mo natin isa-isa. Hindi tayo sa isa una. No? Sa Colossians 3. Ito yung medyo sikat din dito na sa topic. No? Colossians 3, 1 to 2. May basa, ready, go. Okay, so malinaw, di ba? Kung ikaw daw reason with Christ, sino yung mga reason with Christ? Mga ligtas, anak ng Diyos. Ligtas ka na, hindi mo kailangan maglingkod para maligtas. Pero ligtas ka na eh. So, ang sinasabi ngayon sa atin, hanapin mo na yung mga bagay na makalangit. Kung saan si Kristo naman ay nakaupo sa kanang kamay ng Diyos. So, ang equivalent niya sabi, set your affection on things above,
Yung affection mo, alam niyo, pag-ibig po yan eh. Diba? Ano ba yung gusto mong gawin? Affection. Pag sabing set, ilagay mo doon talagang para sineset up. Okay? So, ano may maganda example dito? Yan, parang sa music, nabanggit kanina. Wento ko na lang ulit yung isang, hindi ko kasi makakalimutan yung taong yun, mabait na kaso, ang binibigay sa akin, kasi ano sila, yung mga worldly, yung mga churches, Pentecostal, talagang nagrarak-rakat, kasi nagkakwentuhan sila dun eh. Saan tanong ba naman sa akin, pastor, ay, pastor, di ba, pastor na eh, pero sabi, eh, sir, ba't ako maggagayan sa inyo, him sa inyo? Hindi ko magagamit yung aking galing sa, ano. May sense ba yun? So, parang ano yun, parang stuntman. Kaya, ayun, mga feed ko naman, mga gymnast naman. Tapos tumatumbling patalikot yun. Talagang, ganyan-ganyan. Ikot-ikot. Pagbagsak sa libo. So in a way, nakakamang ng panoorin, di ba? Tanong, ano na-accomplish mo doon? So parang basketball team, yan, yung basketball, di ba? Naku, ginagasto sa inyo, iba naman, magbabayad pa ng magkano pa, panoorin lang yung... Puro kamanduhan din yan eh. Wala, ano na-accomplish, na-shoot yung bola, so... Pero maganda talagang tingnan, pero pinofocus nila, tapos ang gagaling ng mga promoter kasi yun, tapos alala nyo nga, nung panahon namin, may card pa yan. May mga bumibili ng napakamahal card, ano, nasa card, wala, nakaporma yung ano, sige. Bumibili, pero makamundo kasi. Ganun din yung mga, iba naman, nung panahon din namin, yung mga poster, yung mga artista. Diba? Bumibili ng poster yan. Bakit? Sinang mahal nila. Sinang gusto nila. Yun ang nakaka... Kaya bayaran ko yan, okay lang. Pero pag sa church, pag tayo, sir, kaya mo bigay siya. Parang ikaw yung tanga. Ikaw nga, bayaran mo ba naman yung simpleng ano niya, card niya, nag-trade pa sila niya. Million nga daw yun. Tatanga na itong mga to. Pagyayabang pa yun. Ha? Concert, di ba? Nag-iipunan yun. Alam nyo kung magkano pag nasa harapan ka daw nun? Nakakalulang eh, man eh, no? Ba't nababaliw sila doon? Makamundo eh! Magkita rin yung last Thursday naman, yung mga tela din. Yung simpleng tela, ang mahal. Alagyan lang ng pangalan. Ano ba yung mga sikat na pangalan ng... ha? Hindi ko alam yun. Ano man yun? So, pag sinabi nyo yung set, okay? Magkita ko na yung sapatos ko, 350 lang. Ayos pa naman. Isa ba kasi wala dun yung pag-ibig ko, wala dun yung sa'yo, hindi nagpapasaya sa akin. So, kung yung affection mo daw, nagpapasaya sa iyo yung mga makalangit, katulad yan, soul winning. Eh, walang magsasabi sa iyo, gumising ka, hindi ka pipilitin dyan. At ikaw na yung nagtatanong, basta wala ba tayo schedule na, ano? Pwede akong makasama kung talagang busy ka rin. Di ba? Ikaw yung nagtatanong kasi kailangan mong gawin yun. Kasi yun na nagpapasaya sa iyo. Kaya yung point ko pala dito is, kaya dapat iwasan natin yung worldliness kasi it keeps us from pursuing better and higher goals. Parang yung kanina rin. Pero yun nga, nadidistract ka. Eh, pag nadistract ka, syempre gagawin mo yung mga wala palang kwentang-kwentang bagay, sinet aside mo yung importante. Ito na, ang baliktad na yung focus natin. Ha? Pag worldly ka, hindi mo naman inaabot yung pwede mo palang abutin. Yung mga goals and better and higher goals. Katulad nitong sinasabi dito. Yung magpapasaya sa'yo, pwede mo pala magpasaya sa'yo yung mga may bagay na patungo sa'yo. May reward ka na, masaya pa ang Diyos sa'yo, masaya ka rin. Payapa pa yung utak mo.
pag payabang-payabang kasi, in a way, may ano ka niyan, kinakabahan ko yun, baka sabihin mo, mayabang ako. Diba? Kaya, pag sinabihan mo agad mayabang, yun ako, mag-ano agad yan. Defensive agad yan. Alam niyo ba yun? Lahat actually na may tawagan na dyan, Diyos-Diyosan eh. Yung mga kasikatan, pag banggitin mo lang yan, parang naalala ko sa Brunei daw. And then yun nga, sa, kasi napanood ko lang sa, recently sa Dubai. Itong mga loko-lokong Muslim na prince daw doon, mayaman na, ayaman kunwari, ang linis ng kalsada, pero kabastos ang pala yung ginagawa sa ano. Nag-uupa sila ng mga, alam mo na, kung sino yung magaling, maganda, upa, sa sobrang yaman eh. Tanga-tanga rin naman itong mga ano. Yun. And then, anong ginagawa nila bandang huli? Nakalimutan ko yakin pumunta na. Ayun, so sa halip na, hindi, saan ako pumunta dun sa mga Muslim? So sa halip na, ano? Higher goals nga, no? So anyway, gusto ko sabi sa mga sa Dubai, saka sa... Ayan, anyway, so basta makeup plastikan sila dun eh. So, kunwari, pinapaunlad na yung bansa namin, pero actually hindi, ginagamit lang nila kasi andun na sila sa position eh. So, para sila ay ang mabango sa harap ng tao, syempre, napalinisin nila yung kalsada, ganyan, ganyan. Yung bandang huli, kurap pala, okay? Ayan. So kaya number one, under dito, under ng worldliness keeps us from pursuing better higher goals, dito sa Colossians 3, ano yung mga better goals? So mayroon tayong tatlo. So number one, spiritual and heavenly things, sinasabi dito. So imagine mo na si Paul, alam niyo si Paul, di ba? At lahat tayo ng pattern natin eh. So talaga nag-iisip ka, nagpapagod ka para ma-please ang Diyos. May goals tayo, ano? Reward sa langit, matuwa ang Diyos. Itong mga to, anong goals ng mga ano, sa Dubai? Pleasure na naman yung worldliness. Apogi, ganyan yung mga yan eh. Tinatalo po nila. Kaya natatawa ka naman dito. Kahit at least yung mga Amerikano, kahit paano, hindi kasing wild nitong mga to eh. Kinumpara mo eh. At sila, meron pa nga yung sina buffet. Hindi maano yan, hindi pa maporma eh. Doon makamundo rin niya. Pero, at least sila maporma. Alam niyo ba yung kotse daw ni Warren Buffet, parang ordinary lang daw. So, anyway, parang okay, di ba? Eh, ba't mga taga-Dubai, ba't siyadong wild? Kasi nga, hindi sila naturoan ng ganun eh. Baga na buhay na sila, andyan yung oil, babayaran sila, mayaman sila. Kaya, ni hindi sasagi sa utak nila to, na mayroon pa palang mga mas better goals and higher goals. Hindi nga nila kilala ang Panginoon eh. Men, so number one, spiritual and heavenly things. Yung goals na maganda, hindi nila malalaman yun. So by the way, contrast natin dito, ano mas mataas, yung heaven o earth? So syempre, heaven. So anong meron sa heaven? Lahat yan is eternal. Sa earth, lahat yan, nabubulok, naisira. Yun lang yung sabihin doon. Mababa! Yan ang gusto kong i-point dito, mababaw. Ikaw, gusto mo ba sabihin ka mababaw ka? Babaw mo naman, gusto mo lang, ano? Ano mababaw na pursue? Yan, parang kanina, iPhone. Bigyan naman, diamante. Kasi gusto nyo, yaman mo naman. Yan ang gusto naman ngayon eh. Yaman mo naman. Okay, o yan. O yaman mo daw. Ha? Ngayon, iba doon, binobola ka lang. Iba doon, gusto makakuha. Ano, saan mo pwedeng kumpara yan? Ito, yung mga... Sorry, sa church kasi yung naano natin para makarelate tayo. Ano, may mga... Kahit may mga churches na mayaman na, hindi naman gusto winning. Ano yung gusto makita doon? Kaya papagandahan yan. Saan nilalagay yung pera nila? Pero hindi na gusto winning. So, sino yung gusto nilang pahangaan? Sino yung gusto nilang mapawaw? Kung ang Diyos ang gusto mo i-place, magbilang ka ng kaluluwa, di ba?
Yun yun. Kasi hindi yan, hindi yan pinapansin na iba kasi hindi mo nakikita yan eh. Nasa yung kaluluwa niya? Maligtas ba yan? Hindi natin dinidisplay ng ano to eh. Pero, ina-count lang natin para makiplock natin. Amen? Amen. Pero, ayun na yun. So, ina-contest lang natin yung mga mataas na goals sa mababa, makalupa. Ay, marami na kaming branch. Ano ba? Mayaman, yun yan, makamundo, masarap ang ano, pinapamahanga ng ibang ano. Kain, alam niyo yung pagkain, alam niyo masamahan daw yung pagkain. Kaya nang diri ako, pero sabi yung dila daw nung anong klase ng bakang yun, napakamahal daw. Sa inyo na yan. Yun ba yun? Yun na tayo yun eh. Kung ano man yun. Masyadong... May gusto kong point na ano dito eh. So paano nyo ma-focus? Paano natin masasabi? Hindi, gusto kong... Kasi ginagawa na iba, pinaghahalo to. Okay, parang na magandang-gandang-gabante. So, pastor din siya. Pero, payaman din. Ibig sabihin, pabongga din. Ha? Kaya yung mga, yung mga G12, yung mga Atulik, di ba? Iglesia ni Manalo, yung sarili silang lugar, di ba? Sarili silang ano, tapos malakas sa politiko. Kaya sa ito, set your affection things above. Ngayon pa lang, bata pa kayo, dapat, sineset nyo na yung goals nyo, tsaka yung, siguraduhin nun, andun yung puso nyo. Okay, may preaching tayong ano dito, yung, naalala nyo yung, treasure, heart on the treasure, parang ganun. So kasi, pag sinet mo na yung goal, ako, ang goal ko sa buhay, pera, ang dami yung mga pag in-interview yung mga bata, kahit bata, ang pangarap ko lang po sa buhay, maiahon yung okay naman yun kung maiahon talagang ganyan. At least malagay mo sa ito paano, di ba? Decenting ano, ba? Pero iba, hindi lang. Gusto ganun. So, makamundo rin yun. So, lahat ng effort mo, mapupunta na dun. Saan mapupunta yung heavenly things? Hindi mo na mapag, hindi mo na maibigyan ng halaga yun, hindi mo maibigyan ng oras yun. Kung nakaset nga yung affection mo, gusto mo ganito, gusto ko ganyan. Pag niyaya mo ngayon sa bagay na may kalalaman sa kaharian ng Diyos, wala na eh. Wala yan. Wala nang lugar. Amen? So, letting go of worldliness keep us from pursuing better and higher goals. Number one goal, spiritual and heavenly things. So, lagi nyo lang itanong, worth it ba yan? Kunwari, ako hindi mag-church, pero ako ay maggagala. Worth it ba yun? Ano yung makamundo doon? Gala. Yung church, alam ko na yung sabihin dyan. Alam mo talaga. Kung alam mo yung sabihin dito, dito ka. Amen. Yung sasabihin ko sa inyo. Dahil sa experience ko, ganun nga, minsan hindi mo malalaman. Yung, may mga maliit na bagay na minsan hindi mo mababasa lang yan. Natutunan ko na. Alam ko na yan eh. Ang dami ko natutunan dahil sa ganyan. Nagtsaga ako, hinahanap yung kalooban ng Diyos, na salita ng Diyos na pinoproclaim sa church. Amen. Hindi mo mapalitan yun eh. Sabi nga sa inyo, kahit sa pag-Thursday, sinusundan lang natin yung Book of Isaiah ngayon eh. Alam ko ba exactly kung ano yung pwede ko sabihin doon? Hindi, alam ko lang sama rin doon, yung message doon. Pero kung paano ko sasabihin yung dapat ko sabihin at pwede nyo pagbuha ng aral na hindi nyo makukuha saan, hindi, wala nakakalam sa atin noon. At pag nakailang ganun ka, nakailang ganun ang experience na hindi ka na-absent kasi doon pala nakukuha yung mga parang ginto eh. Amen? Amen. Anong gusto sabihin doon? Number two, ano pa yung ano yung mga better and higher goals na tinutukoy natin? Ito na yung kaninang text natin. Sa 1 John 2. Ito yung magtatagal tayo kasi ipapaliwanag po natin to. Okay, sabi dyan, love not the world, neither the things of the world. So sabi ka na kanina, kalaban ng Diyos yan. Ito naman, pagmahal mo daw siya, yung pag-ibig naman ng Diyos ang wala sa'yo. So talagang inalis na ng Diyos, mamili ka. Diyos o mundo. So, anong tinutukoy nyo? Ano? So, inisa-isa po dito at sabi ng ibang mga theologian, ha? Pwede rin naman. Ito, yung itong
ano ba nasa mundo itong tatlong bagay na to? Ano daw to? Comprehensive daw. Tingnan natin. So, una, lust of the flesh. So, pwede mo sabihin, ito yung mga masarap sa laman, di ba? Like, alam mo yan, binabanggit natin kanina, kamunduhan, yan, pambababae, ganyan-ganyan eh. Pagkain, ano may, yabang, yan. Okay? Damit, namaya pa yung damit. Okay, doon yun sa isa. Basta yung gusto mo, nag-gratify ka, ang sarap. So, isa yan ha. Ito yung nasa mundo. Again, kung sa tamang ano lang, okay yun eh. Pero, hindi yun ang ipo-pursue mo sa buhay. Okay? And number two, yung lust of the eyes. Ano naman yun? Nasasarapan din yung mata mo. Oh, sa nasasarapan niya? Yun nga, parang kanina. Uy, oh, hangang-hanga sila sa akin. No? So, ako lagi cover ng ano eh. Ano man yan. Eh, kahit mga churches ngayon, gano'n pa. Ano yan eh. Ang tawag dito, agawan niya ng audience, agawan ng member, agawan ng pasikat, pera din, followers, likes, pa isa, stars. Agawan yan eh. Huwag na kaya pinapamahanga itong ang kintab ng aking sasakyan. Isang ganun. Ang ganda naman talaga kasi na maginagamit yan. O, oh, nakikita ko sa akin natin, kawawa naman to. Iniisip ko, eh, kaysa naman di magamit. Amen? Ah, gasgasin mo kung sadyain gasgasin ko. Da. Pero hindi yung tipong magagalit ako, okay, eh, wala eh. Ginagamit eh. So, yung last of the eyes, ang dami niya. Nabagit kasi na yung binibili natin ng, ano, di ba? Ba't may binibili yan? Kasi mas maganda, mas ganyan. Ngayon, yung functionality, okay yan. Kung may functionality talaga na hindi kaya ng iba, useful naman sa'yo, bayaran mo. Kasi kailangan mo yung function na yun, di ba? Pero yung talagang maganda lang, magandang tingnan, maporma, yun, damit. Diba? Wala lang ito si Imelda, no? Pati sapatos. Kasi nung panahon nila, ganun lang. Ano kayo ginakolekta? Patay na ba si Imelda, di ba? Tagal naman. Si Imelda boy pa rin. So, last of the eyes, mag-ingat kayo dyan. Worldliness yan, pag puro ka porma, o kaya yan, ganyan, kunwari. Sali mag-soul winning. Ay, sa church. Bakit ayaw mag-soul winning? Kasi nga, una, wala nakakita. Ay, pipicture lang ko. Ganun din, wala nang pakilam yung mga yan. Yun, appreciate yan. Kaya tayo, minsan lang tayo mag-post ng ganyan. Kasi nga, ayaw ko rin ma-over-expose na parang ang, ano. Tsaka isa pa, meron na makilala kasi ganun. Puro post ng post, libo-libo na ligtas. Pag tinignan mo naman, parang hindi naman, mababaw din. Kaya ingatan nyo yung ganyan, ha? Ako, di ako nagsabi, wala kang na-win ngayon. E kung wala, di wala. Pero siguraduhin mo tapat ka sa Diyos kasi hindi tayo magsinungaling. Inilista natin dyan. Wala naman. Okay, last of the eyes, ano pa? Yung payabangan, mas maganda yung aking, ano pa, maganda. Ha? Kapayapaan. Very good, no? Paano na sabi maganda yun? Matangos. Nakaka-offend yun natin. De, pero sa totoo lang, kasi nga, naintindihan ko yung ano yan eh. Again, malalim po yan. Maniwala kayo. Talagang yung mga ang tawag dito, yung mga mananakop. Sinama po nila yan. Talagang bakit yung itsura nila, yun ang maganda. Pag hindi ganun, pangit. So, minanipulate nila tayo sa ganyan. So, ayan. So, pakita ang ewan. Ano pumapasok sa ano? Ano pa yung mga pakita? Parang na last week, last Thursday, yan. Ayan, pakita. Nakikita yung mga nasa feed ko. Ganun. Yun na yun. May nanonood naman. Lalike pa, lagyan pa. Walang magawa yung mga tao. Amen? Kung alam lang nila may better goals like spiritual and heavenly things and number, ano kaya dito yun? Ano? Kaya pag tinuloy mo to, and the world pass it away. Huwag mong bigyan ng halaga yan kasi lalipas din yan eh. Kaya lang magiging natin kanina, di ba? Mag-soul winning ka na lang. Yun, di lilipas yun. Yung bahay, lupa, sasakyan,
maluluma, pati mukha mo maluluma eh. Ano yung pwede mo isama lang sa langit? Kaluluwa mo, tsaka ano pa? Kaluluwa ng iba. Pag ikaw yun, nakawin dun. Eh sabi dito, the world passes in the last thereof. Sabihin yung, ay gusto nila dati ganyan, lumilipas lahat ng ano eh. Dati uso yung, naalala ko, yung balita na naman yun, yung truck ni Elon Musk, yung electric vehicle niya. Alam niyo ba yun? Di ba dati, wow, gusto ko lang, yung mga may pera, gusto talaga yun, kakaibo, kahit ang pangit. Pero kasi talagang hinahype eh. Ito, ang lakas kesyo, ang lakas nito. Ganyan yan. Ngayon, binibenta na ng mura kasi parang pangit daw. Ganyan po yan eh. Ano dapat, ano yung kabaliktaran ng mundo dito saka yung last ng mundo? Yung hindi lilipas. But he that doeth the will of God abideth forever. So una ikaw, pati yung mga... Ito ginagamit yung ang maling turo dito. Sabi nyo, dapat ginagawa mo yung kalooban ng Diyos para maligtas ka. Wala yan dyan. Ang tamang interpretation dyan, ikaw nga, pagligtas ka, ginawa mo yung kalooban ng Diyos. Amen. Kaya ka naligtas. And therefore, yung ibang tao din, ituro mo sa kanila yung mas importante. Pag nakalaman nila yan, lalo pag sa mga mahirap na neighbor, di ba, wala nang pag-asa buhay, ganyan na lang. Kaya kanina, ang ganda ng miti niya, ano, di ba? Ate Yolanda, kanina nakaganyan yun. Ayun, dami ko rin napunta, pati Muslim, punta na ako. So, kasi ito na, iba ka ito. Ito na yung tunay. Ayun, sa'yo niya. Ayan, so kaya ang number two, magandang goal, una spiritual heavenly things. Pangalawa, the will of God. Amen? Ito ang problema. Pag makamundo ka, automatic yun, hindi mo magawa yung mga kalooban ng Diyos. O isa-isa na natin kanina, dinify na natin yung lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. So magagawa mo ba yung kalooban ng Diyos pag makalaman ka, gusto mo lagi sarap, sarap, sarap? Ano na natin, soul winning na lang ano natin, kontas agad natin. Kung ikaw gusto mo sarap, mag-soul winning ka ba? Una, pagod yan, napapahiya ka pa. Diba? Oras na naman yan. Biruin mo kanina, isang oras yun. Isa lang nakausap ko. Kasi yun lang talaga. Alam namang madaliin mo yun. Diba? So ano pa, hindi sikat sa mundo yan eh. Yung mga sikat na preacher ngayon, di mga soul winner eh. Sa totoo lang. Ang ginagawa niya, bolero yan. Parang nagma-magic show yan. Parang wini-witchcraft yung mga tao sa pamamagitan ng salita nila. Ganyan yung mga sumisigat, yung mga katulad ng preaching na to. O, oh, boring yung mga yan. Bilis ko magsalita eh. Kayo lang nakaka-guess kasi nasanay na rin kayo. Amen? Sila, wala. Hindi akong sabihin, pero mag-preach na akong ganun eh. Talagang di makasunod eh. O sige, di binagalan ko ng konti. Wala pa rin masyadong amen. O, sige na nga, monolog na lang ako dito. So, lilipas yan. Pero yung kalooban ng Diyos, forever yan. Okay. Dito muna tayo sa last of the eyes. So, ganun din. Ang Diyos, tingnan mo lahat ng lingkod ng Diyos. From Genesis to Revelation, di yan maporma. Amen? Si John the Baptist, alam niyo ng description sa kanya, di ba? Suot niya, kinakain niya. Hindi maporma yan eh. Sino maporma ang lingkod ng Diyos? Na totoo, wala. Nasa Samuel na ako ngayon, mamatay ni Samuel. Sabi niya, nagpayaman ba ako? Sinong inano ko sa inyo? Wala, walang masabi. Kasi lingkod ng Diyos, wala akong masabi dyan. Hindi yan na paghangad. Amen. Si Moses, pumungo ba si Moses? Wala. Diyos eh, wala. Kaya kung gusto mong tuparin ang kalooban ng Diyos, itong mga to, wala sa iyo dapat yan. Yung worldliness, iiwasan mo yung automatic yan kasi wala kang pakinabang dyan. And the pride of life, nabanggit ko ba kanina yun? Pride of life, hindi, no? Define ko na rin, sabay na. So yung pride of life, ito yung parang basically pride. Okay? Yeah, pride ngayon, di ba? Yung mga bakla. So pero yung sa mga bakla ngayon, talagang exage yan eh. Kumbaga, sabi nga sa inyo, miserable buhay niyan, nagkunwari lang prideful, pero actually hindi. Hiyang-hiya sarili nila yan. Nilalabanan nila, hiya nila ng reverse psychology ang tawag mo dyan. So, pero iba naman, kahit di bakla, yung mga pride of life, mayaman ako, magaling ako, spiritual ako, kahit ganyan, minsan eh. Spiritual ako, gawin mo lang yung dapat mong gawin.
ano ba, matagal lang buhay ko. Ay, maganda naman kung kagamit-gamit sa Diyos yung buhay mo. Ano ba? Yo, so nabanggit ko sa inyo yung mga Marcos kasi sikat kayo, di ba? So minukumpara nila, ay mga Aquino, namatay na si Corey, namatay si ano, mga kawawa naman to. Eh si Chris, mamatay na rin. Isa, kami mga Marcos, malulusog lahat. Light of life din. Pangit din kayo, mamatay din kayo eh. Hindi ka ligtas, prideful ka sa buhay mo, binigay lang sa iyo ng Diyos yan. Hindi mo ginagamit yan. Hindi mo dapat pagmalaki yan, magpasalamat ka. At ang tamang buhay, mapagpasalamat na buhay, yan ang gagawin sa buhay mo, hindi pinagmamalaki yan. Bawat araw na binigay sa iyo ng Diyos, nagpapasalamat ka, ginagamit mo yan sa tama. Lakas mo, pera mo, lahat yan, gagamitin mo yan sa kalooban ng Diyos. So yun, so kinontrast natin yung worldliness, pagdating sa salitaan, kalooban ng Diyos, pag gusto mo ito pa rin, ang kalooban ng Diyos, ano? Pag kinumpara mo sa mga lingkod ng Diyos, hindi ka maiging makamundo. Amen? Yung mga simple pomo, okay lang yan. Yung mga pomo, katulad ng forma natin, diba? Sakto lang, pogi lang, pero hindi na yung nadagdagan pa. Ganun. Okay. So last, ano yung pinaka, again, nasa point number 4 tayo, worldliness keep on pursuing better and higher goals. Number 1, high goals or better goals. Spiritual and heavenly things. Then number 2, the will of God. And then last, ano yung mga better goals? May tatalo pa ba dun sa ano? Will of God? Ito, part ito ng will of God, pero alam nyo na to, di ba? Ay, basa natin. Ready, go. Teaching us that denying ungodliness and avoiding us, we shall be soberly, righteously, and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Sino yung God dyan? Sino yung God dyan? Okay, isa sa magandang proof text naman. Divinity of Christ, ha? Si Jesus yan. Bakit? Sino ba yung darating? Si Jesus. Hindi, may God, may Jesus. Pero yung word na yan kasi minsan, pwedeng hiwalay, ito at ito. Pero pwedeng ito rin yun. Siya na yung Diyos, siya pa yung Savior. Okay? So again, okay, hindi 100% yun. Pero pag tinignan mo kung sino ba yung inaasahan natin na darating sa end times. Si Jesus. Ay, ba't tawag sa kanya? Great God. So Diyos siya. Sinasabi ko lang yun, ha? Pero anyway, ano pa yung ano yung magandang goal para sa atin? Para i-deny natin yung worldliness. Ayan, ang ganda ng terminology dito, yung mismong wording dito, no? Kasi yung iba po, again, ha, mga Kristiyano, ang philosophy ganito. Okay lang yung ato, abante, mga mayamang Kristiyano. Kristiyano kong Kristiyano, sana ligtas, pero sumasideline ba? Kasi gusto ko rin may ano eh. Ang si Pacquiao daw, ganun. Yun si Pastor, gano'n ang ano eh. Buti pa si Pacquiao, mayaman na siya. Langit pa siya. O sana nga tayo, di ba? Dadamot ang langit eh. Pero, di ba sa atin yan? Sana nga lahat maligtas eh. Amen? Pero, ang problema, ano pinagpapalit mo dyan? Meron pang, ang tanong kasi sa utak ko yun sa natin, or nila especially, pwede bang sabay? Kalooban ng Diyos, saka makamundo. Ano, di ba? Lahat. Blessing. Oh, lahat, talaga lahat. Pwede ba 'yon? Sana kung sinabi ng Diyos na gano'n, na okay lang. Pero kanina sinabi, kinontas na nga, kalaban mo 'yan, makaka-distract sa 'yan. E ngayon sabi niyo, deny ungodliness and worldly lust. So tinuturo sa atin yung biyaya ng Diyos, una nagliligtas siya, una salamat. Kaya isa sa mga tinuturo niyan, dapat dahil tayo may biyaya ng Diyos, nakaligtas tayo, dapat dinidinay mo yan. Kasi nga, contrast yan eh. Pag nakikin mga mundo ka, makonti yung maniligtas or wala sa sarili mo. At yung mga hindi soul winner, mga tamad na soul winner, madalas ganun yun. Gusto pasarap, gumahanap ng ibang paraan.
para makapaglingkod sa Diyos, pero hindi naman nakaharap doon at gusto alwining na personal. Eh, wala namang ibang way, meron ba? Eh, mag-re-record na lang ako sa YouTube. Pwede naman, pero sobrang hina nun. Kasi, ano, manood ka lang, mailigtas ka na. Sobrang siguro sa 1,000,000 isa, dalawa. O, tama pa yun. Kasi worldly kayo, yung lumabas dun eh. Yung silang harapin. Paano mararamdaman na concern ka talaga sa buhay nila? Sige nga. Kung nga, oh, dyan na sa internet, hindi mo nakita. Nag-share ako dyan eh. Kaya tinuturo dito, ano yung better goal, number one, spiritual and heavenly things, the will of God, and then, o sino yung goal natin dito? Bakit natin dapat i-deny ang godliness and worldly lust? At tayo mabuhay ng, ano yung sober, basta lagi kang gising, hindi ka tutulog-tulog, hindi ka lalasing-lasing. Maayos, matino, mas alert. Pwede, ganyan sa doktrina din eh. Alam niyo iba kaya ayaw mag-aaral ng doktrina. Sabi nga na pinapanood ko ng isang araw, ng gabi. Yung mga tao, ano eh, masyadong technical yun eh. No? Ibang tao daw, kaya hindi na nag-iisip. Sa totoo lang, kasi mahirap mag-isip minsan eh. Ngayon, tingnan ko kayo, nag-iisip pa ba kayo? Sumusunod pa ba kayo? Nakatingin na lang kayo. Isang oras, alam niyo naman isang oras preaching dito eh. Sabi nilang average siya, attention span daw ng ano, 10 minutes lang. Ganun daw eh. Paano eh? Masanay kayo. Trabahuhin nyo, sanayin yung sarili nyo. Lalo yung importante yung pinag-uusapan natin, tumuto kayo. Or baka bigyan din kayo ng pastor na ano, ganun na hindi na nag-iisip. Gusto nyo yun? I believe ganun yung nangyari sa marami. Na iba yung focus. Kaya bumabaw ng bumabaw ng bumabaw yung preaching. Eh kasi yung mga tao ganun ang gusto eh. Tapos umiikli, umiikli. So, i-deny natin yung ungodliness and worldliness kasi dapat sober tayo. Yun ang kapaligtaran nun. Dapat sober, nag-iisip ka. Uy, tama pa ba yun? Ano yung doktrina dyan? Hindi, huwag mo itatanggi dahil hindi sa atin, ha? Huwag nyo ma-practice yun ng ibang church yan. Therefore, hindi tama yan kasi kabila yung tama. Wala akong sinasabing ganun. Pag tama-tama, pasalamat tayo. Maganda nga. Lahat yan tama. Kaya dapat, sober ka, alam mo, pag pumasok na yung kasinungalingan, kasi gising ka, hindi ka tulog, yun ang sabihin ng sober kasi. And then, righteously and godly. So, yun ang kabaligtaran ng mga binanggit kanina. At hindi sa langit yan, ngayon mismo. Kasi daw, ikaw daw ay naghahanap, ito yung goal dito, for that blessed hope, ano ba yun? And glorious appearing of God and our Savior Jesus Christ. So, ano yung ating goal? Darating si Jesus, alam natin, pero kasama niya, nasabi sa Revelation, behold, my reward is with me to give to every man as his work shall be. Yung sabi doon. So, ibig sabihin, kaya tayo dapat yung worldliness na yan, iwasan natin kasi darating ang Panginoon. Kaya nilagay ko lang dito, salvation and the Lord himself. Yun yung goal natin dapat. Obviously, ligtas na tayo. Pwede natin i-goal yung kaligtasan ng iba at iba pa, no? Amen. Yun yung sinasabi dito. Alam natin dating ang Diyos, ang Panginoong Jesus. Magliligtas siya, mag-judge din siya. So, iwasan natin yung worldliness para makatulong tayo sa kanyang goal na maligtas yung maraming tao. And then, siya mismo. Kasi again, pagdating niya, may sinasabi, di ba, yung accolade na tinatawag. Ano yung accolade niya? Divine accolade ba yun? So, yung gusto natin marinig. Pagdating ng Panginoon, ano yung sasabihin sa atin? Ano yung umpisa nun? Kalimutan ko, basta sabi doon yun, thou good and faithful servant. Yun ang gusto natin, though may rewards din siya, pero isa yun eh, pag mabuti kang tagapaglingkod, andun yung accolade, andun yung ano niya sa'yo, pagtanggap niya sa'yo. Eh kung worldly ka nga, ano yan? So, darating ng Panginoon, parang ayaw mo pa, Lord, mag-aasawa pa ako eh. Magpapayaman pa ako, Lord, wala pa akong ano eh. Iyayabang muna ako, Lord eh. May gagantihan pa ako kasi inapi ako dati eh. Ano yan? Ano yung kay Sharon? Bituin na ng ningning ba yun? Bukas luluhod ang langit, gano'n ba yun? Ang mga tala.
May mga ganun tao. Mayroon ako nakita ng bagong friend ko, sabi niya, success is, ano yun, making them see, basta yung revenge, parang ganun, revenge. Yan yung revenge daw, na matamis daw yung revenge mo pag pinakita mo successful ka. Gusto mo yung buong buhay mo, gusto mo lang makapag-revenge. Yung mga ganun. So tayo, hindi tayo ganun. Yung, totoo po yun, yung iba. Sino ba yung kilala ko? Yan si C, di ba? Si SM daw. Kaya daw din nila walang Mercury daw sa ano, kasi nag-guman ko. So, wala tayong pakialam dun. Ang goal natin dapat, maka-Diyos, kabaligtaran ng makamundo, no? Kasi ang gusto natin makamtan, kaligtasan ng iba, and then, yung reward ng Diyos, yung blessed of, tawag dito, glory sa feeling of great. Kasi pagdating ng Panginoon, masaya tayo. Hindi yung tipong idol, takot ka, hindi mo nang gagawin mo, hindi ka magsaya, hindi ka excited, kasi yun nga, ang gusto mo kamunduhan. So Lord, huwag ka muna tatating. Diyan magkakaalaman kung ikaw ay spiritual o worldly. Pag nag-aabang ka ng pagdating ng Panginoon, parang ayaw mo pang dumating siya, bakit? Yun. Kasi dumating ang Panginoon, mamatay na tayo nun. Langit naman. Mas mabuti. Anong gusto mo dito sa lupa na to? Anong binabalak mo mas maganda pa sa langit? Sige nga. So yun na, tapos natin. Let us avoid worldly activities and instead be spiritual as often as possible, pursuing and doing the will of God every day. Yan na yung pursue natin, huwag yung worldliness. O sana na alisin natin yung excuse na okay lang to. Again, mayroon namang certain ano eh, na allowed tayo, di ba? Konting pleasure, di ba? Masaya naman yung pamilya. Masaya yan eh. Masaya yung kumain ng konting masarap minsan. Di ba? Mag-drive ng ano. Poma-poma din. Konting ano. Konting bulahan. Ay, pogi. Ano? Ang gandun lang. Huwag yung gastos ka pa. Ano, para lang man. Kasi makamundo ka. Amen? And let's pray, Lord. Salamat sa mensahe ngayon. I pray, Panginoon, na deliver ng maayos, but again, kayo po yung ikilo sa amin, mga puso, Panginoon. Basic po yung topic, but nawa ay nakuha namin. Aral na ito, Lord. Di na yung pagpalit, Panginoon, ng mga magandang goals, heavenly goals, spiritual, sa inyong kalooban, Panginoon, sa mga worldly, Panginoon, na pursuit ng mundo na ito. Kayo nakakala mo mga kabuti sa amin, therefore, sa inyo po kami mag-take ng advice. At yung goals ni Lord, yun yung gawin namin goals, Panginoon. I pray na bawat isa sa amin, Panginoon lang, mga bata, Panginoon, matalino sila. Hindi naman na-expect sa amin agad na bigay lahat. But actually, doon tayo papunta. At least makita namin, Panginoon, na unti-unti na mas maganda pa ng plano niya sa amin. And therefore, mag-commit kami each time. At padami ng padami, patindi ng patindi ang commitment. Pabuti ng pabuti ang aming testimony at parami ng parami ang nabibless sa amin, Panginoon. Again, patotoo ng patotoo, Panginoon. Mas malapit sa katotohanan, wala ba sa aming bibig? Dahil walang perfect, but still, dahil kami po yung nagpupursungan ng katotohanan, ito po ay magka-progress. Ano po, Lord, kaya manulati natin yung bawat isa sa for the next week, Panginoon. Kaya manulati, in Jesus' name we pray.